sa Biblia yan eh. Pinapalo talaga ang anak para ituwid. Pagpalagay mo, may magulang malupit sa anak. Alin ba ang mas marami? Yung magulang na walang pagmamahal sa anak o yung magulang na sa pagmamahal sa anak eh, tinitiis nilang paluin dahil gusto nilang mapabuti yung anak nila. Nasa Biblia yan eh. Pinapalo talaga ang anak para ituwid. Do not spare the rod, sabi ng Biblia. He that spareth his rod hateth his son. But he that loveth him chasteneth him quickly. Kaya ang tao dapat, alam natin yung prinsipyo ng Biblia. Yan Diyos ang may sabi, papaluin mo yung anak mo pag mali eh. Ang Diyos din kasi namamalo eh. Nasa 12, versikulo 5 ng Hebreo. At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon o manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Namamalo ang Diyos eh, kaya pag mali ka, mapalo ka eh. Minsan mawalan ka ng trabaho. Minsan eh, nahiwa mo yung sarili mong kamay. No? Alam mo na yan, palo ng Diyos yan eh. Minsan eh, ikaw eh, nalugi yung negosyo mo. Minsan ikaw eh, nakatakawan mo sa pera eh, napahama ka. Nalugi ka. Yan, mga palo ng Diyos yan sa tao na nakakalimot sa kanyang aral. Eh, para kaya ka pinapalo, para magbalik loob ka. Nasa Malakias yan eh. Lahat ng parusa ng Diyos na ginagawa sa tao, hindi dahil galit siya sa tao. Gusto niya na lagi kang magbalik loob sa Kanya. Pati yung pagpaparusa niya, pagpapasapit niya ng bagyo, para iparamdam niya sa tao na I do not conform with what you are doing. Magbalik kayo, mawawala yan. Kaya yung mga salot-salot na yan, sinasabi ko, mawala yan kung ang buong mundo lang ang magsisisi at kikilala sa Diyos eh. Mapipigilan yan eh. Yan ang dapat ninyo maintindihan. Meron kasing ganong mga anak talaga eh. Merong anak, mahal ka lang pagka sunod-sunod mo gusto. Pag merong gustong hindi nasunod, di ka nakikibuin. Merong ganong mga bata eh. May mga edad na rin. Merong ganon. Pero sana wag namang ganon. Kaya yung pagdisiplina sa bata, sa anak, utos ng Diyos yan.